Magandang araw, mga ka-LPS. Ito muli ako, nagbabalik si Binbis. Ang pangalan ko na ang channel ay Binbis Music. Noong ano, last siguro 1 month na po yung nakakaraan na higit, kung di ako nagkakamali. Nag-upload po ako ng about dun sa tax refund ng mga EPS dito sa South Korea. Ngayon, noong nabalitaan ko po ang tungkol sa tax refund na yan, ayun, napasama ako sa pag-apply kasi yung dalawang foreigners na kasama namin sa work, nauna po sila mag-apply. Yung isa Sri Lanka, tsaka yung isa taga Cambodia. Ayun, yung kaming dalawang Pilipino, yung isang Pilipino, nauna lang po ng isang araw sa akin mag-apply. Ako kinabukasan na. Itong tax refund na to, ayun, nung ano, after kong matapos ang aming application, kasi ang ginawa ko po dito, pasiros lang kami ng form dun sa isang kaibigan namin na kaka-work dun sa kumpanya kami pinapasukan. Nagpirma kami, tapos ayun, diniretso po namin sa Simuso. Saan si. Bali, 10 minutes lang po siya. Magagaling ka ng ansan nyo. 10 minutes lang po, ginawa ko, tinaksi ko. Para hindi na ako maglakad. Kasi pag binas mo, ilalakad ka pa. Ito po ang nangyari nun, mga ka-IPS, mga kabayan. Baga ito, gusto kong kantahin. It's all clear now. Baka matanong, Evan. Ngayong araw, noong 25 kahapon, ang nakasulat po dito sa base sa resibo na pinigay sa akin ng Simuso, kung saan si. Ito po, ang ibig ko sabihin ito, 2 months po nilang i-examine yung application mo kung talagang pasok ka doon sa requirements ng company para makasama kayo sa tax refund or reduction tax refund application. Ang nangyari po ito, 2 months po ang nakalagay dito since na kahapon, actually pang 2 months po wala akong pumasok. Ibig sabihin, hindi kami qualified. Ang po dito mga ka-IPS, ang gusto kong ilinaw po dito, ang company namin is hindi po pasama sa SME. Ano po ba ang SME mga ka-IPS? Ang SME po ay small medium enterprise or yung company lang na pwede sa tax refund application para mag-avail or mag-apply. Dapat member lang po or affiliated ng SME enterprise. So, ang nangyari sa company namin is large, hindi po siya small, medium enterprise. Kaya yun, yan nga po tayo. So, hindi po kasali yung company namin. So, after 2 months na pag-antay, wala pong dumating. Actually, hindi ako nagkakamali, last month pa po ito na ririnig sa ibang kasama namin na parang hindi na sila umaasa about dito. Kasi minsan daw natanong nila yung about sa office, sabi nila kung talagang meron, kung ano daw ang proseso. Ang sagot lang po ng isang namin doon sa office, yung parang wajang order name, sabi nila ang ibang company lang meron, iba-iba daw tayo ng company or ng category. Ibig sabihin yung company namin kung saan kami nagtatrabaho hindi po kasali doon. So ayun po ang malinaw. Pagka after 2 months nawala pa pong after ng examination nila, after nila masuri,
Ito po, kaya pala ito nagbibigay sila ng ganito na parang resibo. Sa malit sabi, kumbaga sa ano, madaling explain, resibo, sabihin natin. 2 months po nakalagay dito. So, after 2 months, malalaman mo po kung kasali po yung kampanya nyo. Ngayon, kung talagang may doubt kayo na about sa kampanya nyo, pwede nyo pong itanong sa kampanya nyo. Or malalaman nyo naman po kung talagang malaking kampanya ang inyong pinapasukan. Maraming tao, maraming employee, maraming empleyado. So, pag mga ganun, hindi po pasok. Small, medium, enterprise lang po ang pwede. Ngayon, sa mga gustong humabol, since na di-share ang pagkakaalam ko, the application is over already. So, para sigurado po, sa mga gusto pang nagnanasa po na mag-apply nito, pwede po kayo next year. Yun po ang aking masasabi. Next year po kayo magpasa or mag-apply. Ngayon, paano po ba makakuha ng form sa gamitin nito sa pag-apply ng tax refund? Since as an employee dito sa South Korea, meron po tayong qualified tayo mag-apply ng tax refund. Hindi lang po sa mga natural born dito or mga Korean citizens. Applicable po yan sa lahat ng mga empleyado dito sa Korea. Kasama na po ang mga Pilipino or mga APS or ibang visa na naninirahan dito sa South Korea. Ngayon, sa mga APS ko na gusto mag-apply, masabi ko, next year na lang po tayo mag-try. Kung meron, pwede po nating itanong sa mga kinaukulan kung talagang kailangan nating mag-apply ng tax refund or magbayad. Kailangan po nating malaman 'yon. So, ganito po pala 'yon. Kaya po pala may ganitong tax refund. Kasi halimbawa sa para madaling masabi. Ito. Bibigyan ko ng halimbawa sa peso. Halimbawa sa isa, sa 50 pesos po. Meron po tayong 20 pesos doon na halimbawa nagsumobra yung deduction sa'yo. Instead of 50 pesos lang, naging 70. Ang 20 pesos doon, yun ang marirefund natin. Ayun, pag nag-negative naman po, na hindi po umabot doon sa amount na kailangang makuha sa'yo as an fund dito sa Korea as a worker, magbabayad po tayo. Kaya pala, kinakatasan po tayo ng ating company. Minsan, may nare-refund din po sa atin na pusa na lang hinuhulog sa ating sa ating ATM, sa ating sahod. Sinasabay po. Yun po pala yung sumosobra yung deduction sa atin as a employee dito sa South Korea. Ayun, maliwanag na po sa akin. The long wait is over. Nagkalaman na po. Kahapon po yung pang 2 months na nakalagay dito sa pagsusuri ng aming application. Actually, kung talagang pasado po yung natin, company, lalo na tayo, edad natin, 34 years old lang tayo nang dumating dito sa South Korea. Tapos yung company natin is naka-level po sa SME, sa Small Medium Enterprise. Actually, 2 weeks lang po ang inantay ng ibang mga nag-apply. Pumasok na po kaagad ang kanilang mga refund. Ngayon, pagka wala,
2 months na wala pa din, wala pa rin dumarating. Ayun po ang aking experience na malupit. Ngayon sa mga ano, gustong mag-apply, pero pong mga form na makukuha po dun sa natawag na Foreign Support Center or Kimhi Support Center sa mga foreign workers. Nasa 6th floor po siya. Pwede po kayong makakuha ng form doon. May ano din po doon, may Filipino din po doon na naka-schedule para doon po natin tanong yung about sa form. Bali, dalawa po yung form na yon. Ang isa po, mayroon pong sale dapat ang company bago po natin ipasa sa SIMUSO. Yun po ang aking mga natuklasan sa loob po ng 2 buwan about dun sa tax refund na yun. Kasi nung time na naiyano ko siya, na-share ko po siya sa aking channel, kumbaga, nagbase lang po ako dun sa, ano, dun sa easy way na pag-apply dun. Kumbaga, mabilis lang po siya. Hindi na po kami dumaan sa office. Yung form na hawak ng aking kaka-work na foreigner, yun lang po ang aming produce. Sineros po namin yun at saka pinilapan. Saka tuwing ano, may pagkakataon, pumunta kami dun sa ano, sa SIMUSO. Since na malapit lang po sa aming work, ayun, humanap kami ng tiyempo, ng oras, ng araw para makapunta rin isa-isa. Since na may ano naman kami, may leave, yun yung ginamit namin. Ayun po ang aking masasabi about dun sa tax refund dito sa South Korea. Kung bago lang kayo sa channel ko, please po, pakisubscribe po. Tap po yung subscribe button at saka yung notification bell para sa mga bagong video, mga update ng mga videos ng Binbis Music. Hindi lang po mga about sa South Korea, siguro lahat na lang ng mga vlog na minanasa nating gawin sa aking mga kaya. Okay, yun lang po ang masasabi sa ngayon. Actually, kahapon ko pa ito gustong gawin. Itong ano na ito, ngayon lang ako nakatsempo kasi medyo maluwang ang aking oras. Wala kaming overtime ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig, panonood, mga ka-APS, mga kabayan, mga ka-music. Ito po muli si Binbis Music ang nagsasabi. Salamat sa inyong panonood hanggang sa next videos na aking ipapakita. Sana may na-share akong ano, tawag dito, tips about dun sa na-experience ko sa loob ng 2 buwan. But dyan sa mainit na issue ng tax refund dito sa South Korea. Salamat po. Bye-bye.